14 na kabanata. Ang pag-ibig kung gayon, ang inyong pakamithiin. Hangarin ninyo ang mga kaloob na espiritual, lalong-lalo na ang makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Ang nagsasalita sa kakaibang wika ay sa Diyos nakikipag-usap, hindi sa tao, sapagkat walang nakakaunawa sa Kanya. Ngunit nagsasalita siya ng mga hiwaga sa tulong ng Espiritu Santo. Sa kabilang dako, ang nagpapahayag naman ng mensaheng mula sa Diyos ay nagsasalita sa mga tao upang patibayin ang kanilang pananampalataya, palakasin ang kanilang loob at sila'y aliwin. Ang sariling pamumuhay espiritual ang pinapaunlad ng nagsasalita ng kakaibang wika. Ngunit ang iglesia ang pinapaunlad na nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Ibig ko sanang kayong lahat ay makapagsalita ng kakaibang wika. Ngunit higit na ibig kong kayo'y makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Higit na mahalaga ang nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos kaysa nagsasalita sa kakaibang mga wika. Maliban na lamang kung may magpapaliwanag ng kanyang sinasabi upang makatulong sa pag-unlad ng iglesia. Kaya, mga kapatid, kung pumunta man ako riyan at magsalita sa inyo sa kakaibang mga wika, ano ang mapapakinabang ninyo sa akin? Wala. Makikinabang lamang kayo kung tinuturuan ko kayo ng pahayag ng Diyos, nang nalalaman ko tungkol sa Kanya, ng mga mensaheng mula sa Diyos at ng mga aral. Maging sa mga instrumentong walang buhay, tulad ng plauta at alpa. Paanong malalaman ninyo man kung ano ang tinutugtog kung hindi malinaw ang tunog ng mga nota? At kung hindi malinaw ang tunog ng trumpeta, sino ang maghahanda sa pakikipaglaban? Gayun din naman, paanong malalaman ninyo man ang ibig ninyong sabihin kung magsasalita kayo sa pamamagitan ng wikang hindi naman nila nauunawaan? Para kayong nakikipag-usap sa hangin. Maraming iba't ibang wika sa daigdig at bawat isa ay may kahulugan. Ngunit, kung hindi ako marunong ng wikang ginagamit ng aking kausap, hindi kami magkakaintindihan. Yamang nananabi kayo sa mga kaloob ng Espiritu, sikapin ninyong sumagana kayo sa mga kaloob na makapagpapaunlad sa iglesia. Dahil dito, kailangang ipanalangin ang nagsasalita sa kakaibang mga wika na bigyan din siya ng kaloob na makapagpaliwanag nito. Kung nananalangin ako sa wikang yan, nananalangin nga ang aking espiritu, ngunit walang pakinabang ang aking pag-iisip. Ano ang dapat kong gawin? Mananalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pananalangin. Ako'y aawit sa pamamagitan ng Espiritu, ngunit gagamitin ko rin ang aking pag-iisip sa aking pag-awit. Kung nagpapasalamat ka sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu lamang, paanong makakapagsabi ng amen ang isang taong naroroon kung hindi niya nauunawaan ang iyong sinasabi? Mabuti ang iyong pagpapasalamat, ngunit hindi nakakatulong sa pag-unlad ng buhay espiritual ng iba. Nagpapasalamat ako sa Diyos sapagkat ako'y nakakapagsalita sa kakaibang mga wika higit kaysa sa inyong lahat. Ngunit sa pagtitipon ng iglesia, ibig ko pang magsalita ng limang katagang mauunawaan at makakapagturo sa iba kaysa libu-libong salitang wala namang nakakaunawa. Mga kapatid, huwag kayong maging isip bata. Maging tulad kayo ng mga batang walang malay kung tungkol sa kasamaan. Ngunit sa inyong pangunawa, maging tulad kayo ng matatanda. Ganito ang nakasulat sa kautusan. Sinabi ng Panginoon, magsasalita ako sa bayang ito sa pamamagitan ng mga taong may ibang wika, sa pamamagitan ng labi ng mga banyaga, ngunit hindi pa rin nila ako pakikinggan. Kung gayon, ang kaloob na makapagsalita sa kakaibang mga wika ay isang tanda para sa mga di sumasampalataya, hindi sa mga sumasampalataya.
Ngunit, ang kaloob na makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos ay tanda para sa mga sumasampalataya, hindi sa mga di sumasampalataya. Kung sa pagtitipo ng iglesia ay nagsasalita ng kakaibang mga wika ang lahat, at may dumating na mga taong di nakakaunawa o di sumasampalataya, hindi kaya nila sasabihing, "Sira ang ulo ninyo?" Ngunit, kung ang lahat ay nagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos at dumating doon ang isang di nakakaunawa o di sumasampalataya, makikilala niyang siya'y makasalanan. Madarama ang kanyang tunay na kalagayan at malalaman niya ang mga lihim ng kanyang puso. Kaya't luluhod siya, sasamba sa Diyos at sasabihing, "Talagang ang Diyos ay nasa inyo." Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng iyon, mga kapatid? Kung sa inyong pagtitipon ay may umaawit, may nagtuturo, may nagahayag ng kalooban ng Diyos, may nagsasalita sa kakaibang mga wika, at mayroon namang nagpapaliwanag noon, gawin ninyo ang lahat ng iyan sa ikauunlad ng iglesia. Kung may magsasalita sa kakaibang mga wika, sapat na ang dalawa o tatlo. Hali-halili sila at kailangang may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. Hayaang magsalita ang dalawa o tatlong tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. At timbangin naman ng iba ang mga sinasabi nila. At kung ang isa sa mga nakaupo roon ay tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil muna ang nagsasalita. Sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng mensaheng mula sa Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Ang kaloob na pagpapahayag ng mensaheng mula sa Diyos ay dapat napipigil ng tumanggap ng kaloob na iyon. Sapagkat ang Diyos ay di nalulugod sa kaguluhan, kundi sa kaayusan at kapayapaan. Gaya ng dapat mangyari sa lahat ng iglesia ng mga hinirang ng Diyos. Ang mga babae ay kailangang tumahimik sa mga pagtitipon sa iglesia, sapagkat hindi ipinapahintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita. Kailangan sila'y pasakop, gaya ng sinasabi ng kautusan. Kung meron silang nais malaman, magtanong sila sa kanilang asawa pagdating nila sa bahay, sapagkat kahiyahiyang magsalita ang isang babae sa loob ng iglesia. Inaakala kaya ninyong sa inyo nagmula ang salita ng Diyos? O kayo lamang ang tumanggap nito? Kung inaakala ninyo man na siya'y tumanggap ng pahayag mula sa Diyos o anumang kaloob ng Espiritu, dapat niyang kilalanin na ang isinusulat ko sa inyo ay utos ng Panginoon. Ang ayaw kumilala nito ay huwag din ninyong kilalanin. Kaya, mga kapatid, gawin ninyong hangarin na makapagpahayag ng mensaheng mula sa Diyos. Ngunit, huwag naman ninyong ipagbawal ang pagsasalita sa kakaibang mga wika. Kaya lang, gawin ninyo ang lahat ng bagay sa wasto at maayos na paraan.